Hello, magandang araw sa inyong lahat. So meron tayo dito i-cleaning kasi overheated siya, sobrang init. Ayan. So dito yung kanyang pan sa side. So hindi lumalabas yung hangin. So nag-overheat siya. Kaya possible siya na minsan hindi nag-on ang hindi nag-open ang windows. Ayan. Model niya nito ay Toshiba. Yan. Toshiba PSCA C2SL 00H007. Yan. Bali, ano siya? Toshiba Satellite C640. So, linisin ko lang siya. Buksan lang natin to. Show natin. Kasi natin ang kanyang mga tornilyo. Natin ang baterya. Sobrang dami lang nitong tornilyo. Tanggalin ko lang yung mga tornilyo. Tanggal ko na yan, mga tornilyo niya. Tanggalin ko itong DVD. So, taktak ko lang. Kasi hindi natanggal ng ibang tornilyo. Tignan natin the cover. Masyado siyang overheat. Ang lakas eh. Ang init. Ang init. Sobrang init niya. Init niya masyado. Overheat na siya. Sobrang init niya. So clean natin yung kanyang ito kanyang processor. So remove natin ha, ano? Sa keyboard, cover ng keyboard. Tapos meron siyang tornilyo dito. Kinab natin niya. Stumble natin ito. Para malinis. Dami lang yung tornilyo. Alisin natin ang kanyang DVD. So may tumilyo pa dito.
natin. Sobrang dami lang ng tornilyo. Dumudumi ang kanyang pan. Sama siya sa board. Kailangan natin tanggalin ang kanyang board. Tornilyo. Ito. Super. Kailangan natin ang kanyang power. BBS cable. Tad natin. Nangyos natin itong pan. Ayan, masyadong madimi. Wala natin. Yan. Makikita nyo, yan o. So, hindi na siya lumalabas ang init. Yan. Pansinin nyo yan. Kaya nag-overheat siya. Ito yung nagiging issue niya. Yan o, kung gaano kakapal yung nakataklob niya sa kanyang heatsink. Yan o. Sobrang kapal. So yan, yan o, kita. Yan siya o. Kita nyo ba yan? Kung gaano yung kakapal. So yan yung problem niya. Uoverheat siya. Yan o. Kapal. Para siyang foam. Sa sobrang kapal ng taklob niya sa kanyang processor, sa heatsink ng kanyang processor. Yan o, kapal. Ebidensya na nag-overheat. Kasi nag-shutdown. Tapos minsan hindi nagbo-boot yung kanyang OS dahil dito. Yan. Detect niya kasi. Pag namamatay siya, yun yung nagiging issue. Ayaw na magbukas ng OS.
nandun eh. Kailangan linisin, linis. Sobrang dumi na yan. Siguro mga 10 taon na itong hindi nililinis. Sobrang dumi. Pwede nagpunta yan doon, yung dumi dyan para nililinis eh. Hindi, iipan ko na lang siya. Para mawala. Kasi ramdam na ramdam ko sobrang init niya habang nire-reformat eh. Kasi hindi na nagbubukas yung kanyang OS niya. Dahil yun niya, kasi shutdown Canada na mamatay. Yun yung issue niya. Ayun, natuloy magbubukas ng kanyang OS. Kaya reformat. Tapos yun, napansin ko sobrang init ng keyboard, ng buong kanyang casing. Tapos hindi nalabas yung hangin. So yun yung issue niya. Ayan. So, babalik na lang natin siya. So, balikan na lang yung kanyang fan. Ito. Balik natin. Tornilyo ko na lang siya. Ayan, nalagay ko na yung tornilyo. Ito naman, lagyan natin ang thermal paste. Baka wala na siyang thermal paste. So, isama na natin kasi kasama naman sa bayad. Natin. Ayan. So, lagyan natin ang counting thermal paste. Turukan natin ito. Ang tayo dito ang sirindilya. Thermal paste. Tinurukan lang natin ng konting thermal paste. Nalalagyan ng taklop. So, balik na natin. Sinsa na, medyo maingay yung tricycle ng motor. Balik na natin.
na siya. Natin itong casing. Balik na ang tornil yung isa. Ito yung side. So ayan, ay balik na natin. Kailangan mo natin siyang testingin bago ibalik kung nabubuhay. Pasok ko lang itong cableboard. Ayan. So plug na natin. Kailangan natin ma-check kung nabuhay. Bago isara. Oops, power. Ayan, display siya. Ayan, so may display siya. Dito nakalagay yung hard disk niya. Patayin na natin. At i-tutornilyo ko na. Ayan, tornilyo ko lang. So, lagay naman natin ang kanyang keyboard. Unlock natin dito. Tapos tornilyo. Keyboard lock over. Ayan. Ito naman. Tornilyo ko lang yan. Tapos na. Yan ay tornilyo ko na siya. So, balik na lang natin to. Kanya. DVD.
natin yung DVD. Tapos tornilyo natin ang DVD. Click natin ang kanyang HDD. So, 500 gig. Hindi tayo makabalik ka. Tapos, tornilyo natin ang isa. Click na natin ang back over. Back over position. Battery, last one. Ah, set na. Hindi na nakaangat. Okay. So, set. Okay na siya. Hindi na rin siya nakaangat. Okay. Testing natin. Kung mabubuhay na. Ng pampangat. Para Toshiba. Yan siya. Satellite C640. So, okay na. Ang problem niya ay nag-shutdown siya. Nag-overheat. Namamatay. So, yun yung problema niya. Kaya siya namamatay. Dahil dito sa matakpan ba naman yung kanyang heatsink pan na ito. Dumi na to. So, ito yung naging problem. Kaya siya nag-overheat yung mga ito. Ayan. So, hanggang dito na lang ating repair. Sana kayo paano yung nakatulong sa inyo. Kung naka-encounter kayo na namamatay. Namamatay siya. Nag-overheat. Tapos pag kinapaka pa nyo dyan, sobrang init. Tapos pag sinalat nyo yung exhaust pan, kagaya nyan, ngayon ang lamig na nyo. Dati pag sinalat nyo siya, wala siyang hangin na makukuha. Wala kayong mararamdamang hangin. Puro init lang. Yun lang. Parang init lang na gano'n. Pero wala siyang hangin. Ngayon may hangin na siya. Lamig. Lamig niya. May hangin na. So yan, success na. Yan, hindi na siya mainit. Dati pag bukas mo pa lang, sobrang init na init. Ayan. So kahit pa paano, sana may natutunan kayo sa ating ginawang video ito. Ito pa ating pagtuturo, step by step. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Okay, like na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga ina-upload na videos about sa repair. So, marami na tayong mga videos nyan. Visit nyo lang ating Workshop Fix YouTube channel para makita nyo ang ating mga ginagawa. Kahit paano ay may mapulutan kayo ng kaunting aral na makatutulong sa inyong paglago. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa panonood ng aking mga video. Salamat po. Bye-bye po.